Para maibsan ang traffic sa paligid ng Paliparan, inilalatag ng plano sa pagkakaroon ng airport bus. Balita natin ni Steve Dailisan. Kuha ang CCTV na ito sa intersection ng Airport Road at Roas Boulevard nitong Sabado. Habang ipit sa traffic ang marami, masda ng mga kotseng papatawid ng Makapagal Boulevard galing Airport Road. Ang pulang SUV ito inabutan na ng red signal light pero sa pagpupumilit na makatawid, sinalpok ang kotse na papakaliwa naman sana sa Airport Road. Sa lakas ng pagkakabangga, nakaladgad ang kotse saka tumama sa isang closed van. Nagtalo ang driver ng dalawang sasakyan. Giit ni Dennis Nono na driver ng SUV, siya ang binangga. Hindi ko naman malayan, biglang may sumalpok. Eh hindi ko naman nakita sa harap kaya nagtuloy-tuloy ako. Akala ko ham lang. Ipinakita pa ni Nono ang mga text message ng pagbabanta di umano ni Ramil De Guzman na siyang driver ng kotse. Bagay na itinanggi naman ni De Guzman sabay-sabing sila itong inagrabyado. Bigla na lang sumalpok to sa amin. Umbisa akong mundo, pinalagkat na pangukuhanin, umampas ko yung sasakyan ko sa may truck. Reckless imprudence resulting in damage to property ang ikakaso ni De Guzman kay Nono sakaling di ito makipag-areglo. Bagamat pawang mga minor accidents tulad ng gitgitan at sagian, ayon sa MMDA, mas napapadalas daw ang bilang ng mga aksidente na itatala sa bahagi ng Naiya Road o Airport Road, dulot na rin ang mabigat na daloy ng trapikong idinudulot ng ongoing construction ng Naiya Expressway. Kaya ang payo sa mga motorista, magdoble ingat at doblein pa ang pasensya para makaiwas sa disgrasya. Para maibsan ng traffic sa paligid ng airport, magkakaroon na ng airport bus bilang bahagi ng binuong bagong public utility vehicle classification ng Transportation Department. Sa sandaling may sakatuparan ng guidelines, bukod sa taxi at personal na sasakyan, maaari na raw mag-bus diretso sa airport ang mga pasahero. Steve Dailisan, GMA News.